O ito, Susan. Ah. Sa kwentong ito, dapat daw lagi kang nakangiti. Aba! Bakit naman, Oscar? Nakangiti tayo lang yun, di ba? Kasi dahil dun mo lang daw makikita itong style ng paghihikaw. Aba, talaga? Oh. Eh, mapapasmile ka kaya sa paglalagay niyan. Iba pagka, lako, alamin na nga natin yan sa kwentong inalam ni Darlene Kai. Hikaw sa tenga, ilong, kilay, labi at sa pusod. Halos lahat na raw ng parte ng katawan kaya umanong lagyan ng hikaw. Pero hindi lang daw body piercing ang pwedeng gawin. Dahil pati sa pagitan ng gilagid at labi, kinakabitan na rin ang hikaw na smiley piercing. Hook na si Yumi sa iba't ibang body piercing bago maging piercer. Sa una, nanonood lang ako ng mga video sa cellphone. Tapos hanggang sa ginagawa ko na siya actual, feeling ko parang nagiging passion ko na siya. Nag-attend ako ng mga seminars. Dapat alam mo na ang pagbutas sa tissue na nagdurugtong sa itaas na bahagi ng labi at gilagid ay tinatawag na smiley piercing. Sa loob siya ng bibig, so meron tayo doon parang maliit na web, doon natin ipipierce doon sa area na yun. Ang hikaw, nakikita lang umano sa tuwing gumingiti. Hindi mo siya makikita talaga unless nag-i-smile si client. Parang gusto nila i-pagkaroon pa ng additional accessories through the smile. Hindi na bago sa 22 anyos na si Gerald ang body piercing. Pero ngayon lang daw niya susubukan ang smiley piercing. Hindi siya masyadong lantad. Makikita lang siya pag numiti. Trying something new lang. Parang gusto ko lang subukan yung ganun na experience. Inihanda muna ni Yumi ang kanyang mga gamit. Mahalaga raw na malinis ito, lalo na tissue sa loob ng bibig ang kanyang bubutasan. Dahil nasa loob ng bibig ang butas at hikaw, posible raw itong makaapekto sa ngipin at gilagid ayon sa dentistang si Dr. Mau Manzano. Ang frenum o frenulum ay isang soft tissue sa ating oral cavity. Ito ay nagkoconnect sa lips at saka sa ating gums. Kapag mali ang pagkakabit nito, pwede itong mag-cause ng bleeding, irritation, inflammation, or recession ng gums. Healing process, mas madali mag-heal ang smiley piercing since maliit lang naman yung tissue na kinabitan natin ng piercing. So, 1 to 2 months, magaling na siya. Drink ka ng water, parang igagargle mo siya. Tapos, twice a day, every after meal. Kung hindi naman maaalagaan ng tama ang pinalagay na smiley piercing, maaari umanong masira ang ngipin na malapit dito. Maaari itong kapitan ng mga mikrobyo or pathogens pag hindi ito nalinisan. Kung kaya't pwede itong mag-cause ng infection, pwedeng mag-worsen into sepsis, pwedeng masira yung enamel part ng ngipin. Paalala naman ni Dr. Mau, hindi masama ang pagpapalagay ng piercing, pero kinakailangan nito ang pag-aalaga. Safety first, don't compromise your oral health. Your body, your rules. Laging isaisip na anuman ang nais gawin sa iyong katawan, kung nag-aalangan, huwag isaalang-alang ang kalusugan. Ako si Darlene Kai at yan ang kwentong dapat alam mo.